Dahil dyan, kaya Eric, meron tayong isang magandang balita. Ito po, tiniyak ng bagong upong National Security Advisor ng bansa ang pagpapalakas sa mga programa ng NPFLK, ang Government Armed Contra Terroristang CBP, NPA, NDF. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita. Sa entrada ng 2023 ay nagkaroon ng balasahan sa defense cluster ng Marcos Administration. Ito'y matapos palitan sa pwesto si dating National Security Advisor Clarita Carlos ni dating AFP Chief of Staff Eduardo Año. Crucial ang posisyon bilang National Security Advisor na kadalasang hawak ng mga nabula sa AFP o may military background. Si Carlos ay isang political scientist na matagal na nagturo sa University of the Philippines, habang si Año inilagay bilang DILG Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kilala si Secretary Año bilang taga suporta ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Ang task force sa unang binuo ng Duterte administration dala ang good governance sa mga liblib na lugar na dating pinagkutaan ng NPA. Kaya ngayon na siya ng bagong NSA, tiniyak ni Año ang pagpapalakas sa Barangay Development Program ng NTF-LCAC. Lalo pa nating paigtingin yung ating mga kampanya. Ang development dadalhin natin through sa mga BDPs natin. Yung 12 cluster na binuo natin, mayroon na tayong mga plano, sisiguraduhin natin ang mga local government executives natin ay mangunguna dito. At higit sa lahat, yung armed followers ay hinihimok natin na mag-surrender na yung mga kapatid na naligaw ng landas. At kung hindi madala sa pakiusapan, tiniyak ni Año na buong pwersa silang haharapin ng government troops. At yung mga hindi talaga magsusurrender, they will feel the full force of the law. Sisiguraduhin natin na matatapos kagad itong insurgency na ito sa lalong madaling panahon. Personal din daw ang ilalabi ng bagong NSA sa Senado at Kamara na mabigyan ng mas malaking budget ang task force sa susunod na taon. Lalo pa 10 billion pesos ang unang inasahang BDP budget ng NTF-LCAC ngayong taon. Pero nauwi lamang ito sa 6.3 billion. Kailang madala yung serbisyo, mga projects, infrastructure sa mga affected barangays na to para maramdaman nila na talagang sila ay kinakalinga ng pamahalaan at mawala na rin ng impluwensya yung komunistang teroristang grupo sa mga barangay na ito. Tiwala naman si bagong Defense Secretary Carlito Galvez na nasa mabuting kamay ngayon ng NTF-LCAC. The NTF-LCAC talagang very alive ngayon kasi we have Secretary Año at the helm. Rest assured that the OPAPRU, the DND, and the NSA will work together for peace. Gaya ni Año, dati ring miyembro ng Duterte Cabinet si Galvez bilang Advisor in Peace, Reconciliation, and Unity. Kaya asahan raw ang mas maagap na pagpapasya mula sa kanila. Maganda natutunan ko rin sa previous administration yung sense of urgency. So as a cabinet member, dapat you have to inform the President of the real situation. Samantala, pinasalamatan naman ni Secretary Año si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang Executive Pastor ng The Kingdom of Jesus Christ, dahil sa pagpapanatili ng momentum sa laban ng bansa kontra insurhensya at ang pagpapagamit nito sa SMNI bilang platform sa information war kontra CBP, NPA, NDF. 3 hours a day, 5 days a week, umeere sa SMNI ang programang Laban Kasama ang Bayan na nakatuon sa paglalahad ng impormasyon kontra insurhensya. Ang programa ay espesyal na binuo ni Pastor Apollo. Sana tuloy-tuloy ang suporta ng ating mahal na pastor at gusto kong ipabatid sa kanya na nagpapasalamat ang ating bansa, ang NTF-LCAC, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police sa mga tulong na naibibigay niya. And hopefully, we will finally finish this insurgency so that we can have what we call a meaningful lasting peace for our fellow Filipinos. Para sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Ayun, Brother Franco, mga kababayan, Ma'am Lorraine, very inspiring ang message and napakagaling ang interview na yun ni MJ. Yeah. No? Nakuha niyang dalawang top officials of the security sector at ng ating NTF-LCAC, Secretary Año, the National Security Advisor, and Secretary Galvez, the National Defense Secretary. And Ma'am Lorraine, before kami magkomentaryo dahil i-summarize namin ni Ma'am Lorraine ito before tayo pumasok sa isang guest natin. May immediate guest tayo, Ma'am Lorraine, if you may, Brother Franco, kindly introduce, please. Yes, at ito po ating mga kasama. Patungkol sa nangyaring inkwento to, ka Eric, ito lamang 29. Ago. Yeah, 3 days ago. Yeah, 3 days ago. Ito po mga kasama po natin si Lieutenant Colonel Joel R. Honson, Infantry Philippine Army Commanding Officer,
ng 85th Infantry Sandiwa Battalion. Magandang umaga, Sir Honson. Ah, nakamute ka, sir? Nakamute po kayo, Sir Honson. Let's try again, sir. 1, 2, 3. Mic check muna. And sound check muna kay Sir Honson. Wala pa rin ang audio ni Sir Honson. Pumuna natin sa technical. Pero yan, Eric, tatalakayin natin. Yung patungkol sa pagkamatay ng tatlong notorious na NPA leader dito sa area po ni San Francisco, Quezon. Ma'am, yes. I was there kahapon sa Laguna. I was talking to the former political officer of the Militoglor Platoon Regional Headquarters, Platoon, si Kat James, na nasa government na. At sabi niya, isa sa namatay dito ay ito yung isa sa mga matatandang kadre NPA na mga 45 years na sa NPA. I think he was only 17 years old nang ito'y ma-recruit ng NPA sa Quezon Province. Try natin si Lieutenant Colonel Honson kung available na ang commander ng 85th Infantry Battalion para i-report ang napakagandang accomplishment na ito at ano bang nangyari sa lugar sa San Francisco, Quezon Province. Colonel Honson, magandang umaga po. Kasama si Ma'am Lorraine at si Brother Franco. Pagbati po muna ninyo. Magandang umaga, Brother Franco, Ma'am Lorraine, and Ka Eric. Yes, sir. At sa lahat ng ating mga tagapanood ng Laban Kasama ang Bayan. Yes, sir. Tatlo ang namatay at isa daw dito ay regional platoon CO sa SRC level at isa sa mga matatandang kadre NPA ng Communist Party sa Quezon Province. May dalawang patay pang kasama at may mga sugatan. At ito'y ginamot ninyo. Ano ba ang nangyari at pakikwento? Ano itong inkwentro na ito? At gaano kahalaga itong inyong security operations na ito? Opo. Bago po ako magkwento, una po, ako po ay nalulungkot. At meron na naman pong Pilipino ang namatay. At meron na naman pong mahal sa buhay ng mga namatay na Pilipino ang lumuluha at nagdadalumhati, no? Kasi nung Sunday lang po, January 29, ay nagkaroon po ng inkwentro ang ating mga kasundaluhan at ang mga rebuilding teroristang NPA dito po sa Barangay Huyon-Huyon, San Francisco, Quezon. Na kung saan ay yun nga po, meron pong tatlong nasawi at meron pong isang wounded. At kasama nga po doon sa nasawing NPA, si alias Bingot or Ken, si Joseph De Los Santos, no? Siya po ay notorious na NPA leader dito po sa Quezon na kinatatakutan po ng mga taga-Bundok Peninsula. Simula po nung siya po ay pumasok noong 1994, no? Ay yung stigma, yung sobrang takot po ng mga taga-Bundok Peninsula po talaga ay nandun. At ito pong si Ken po ay meron pong 45 kaso na murder, multiple murder. 45 cases. Opo, may actually 60 cases po ang filed na mga criminal cases sa kanya. At meron pong 15 na hindi po nag-prosper na mga kaso. Pero the rest po, yung 45 na warrant of arrest ay mga standing warrant of arrest po, lahat po yun. Okay. So, ang gaano ka laki ang impact nito sa natitira nilang puwersang naghihingalo sa Quezon Province, Bundok Peninsula at sa area mo? At anong mensahe nito na ibig ba sabihin nito, manipis, makitid at mababaw na ang masang nalalangoyan nila kung kaya nai-engage sila ng ating puwersa ng pamahalaan, Colonel Honson? Kung matatandaan nyo, Ka Eric, Ma'am Lorraine, noong January 25 lamang ay nagkaroon po tayo ng deklarasyon ng insurgency free sa bayan ng Gumaka. Yes. So bago po actually nagkaroon tayo ng insurgency free municipality, yun nga po yung sa Gumaka, ay may nauna po tayo last year sa bayan naman po ng Makalelon. Makalelon. Ito pong Makalelon, Gumaka at bayan ng Lopez na magkakaroon na rin po tayo ng deklarasyon ng insurgency free ay ito po ang kanilang dating guerrilla base. Kasi traditional na guerrilla base po talaga nila ito na kung saan ay dito po sila nagkakampuhan at talagang yung masa po dati dito ay talagang sa kanila. At unti-unti po natin nakuha po ang mga masa nila sa pamamagitan ng ginagawa po natin
na pagbisita sa bahay-bahay, pagpunta sa barangay na pinapakita po natin ang presensya natin na tayo po ay nag-aalala at tayo po ay nakikipagtulungan sa ating mga kabarangay. No? So sa pamamagitan po ng ating mga ginagawa ay ito po ay nagbunga at nagkaroon po tayo, siyempre, yung ating tinatawag na whole of nation and whole of government approach under the platform of good governance. So nakipagtulungan po tayo sa mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa local government unit upang finally po ay ideklara po yon. At unti-unti pong nalusaw, nawala na yung mga contacts po nila dito po sa tatlong bayan po na to, yung tinatawag po na guerrilla base nila, Lumaca, Lopez, and Makalela. Kaya po sila, ina-expect po talaga po namin yan na sila po ipupunta dito na lang po sa dulo ng Southern Quezon, dito po sa San Andres at San Francisco dahil hindi pa po tayo nakapagkandak po doon ng community visitation. Dahil pinriority nga po natin yung bayan po ng Gumaca, Makalelon at Lopez na meron pong almost mga 2,000 na mga contacts dyan lang po at meron pong 100 sangay ng partido sa lokalidad at milisyang bayan. So inuna po talaga natin na yung mga tao dahil na nakalagay din po talaga yan sa kanilang sa dokumento na nakuha po kay Kaadlay at Kabebang na ang tao ang mahalaga sa kanila. Kung tao ang mahalaga sila, mas mahalaga ang tao sa atin. Kaya dapat po nating unahin ang tao, bigyan po sila ng tamang kamalayan, tamang impormasyon at edukasyon upang hindi po sila maloko at maninlang ng teroristang CPPNP-NDF. Thank you, Ma'am Lorraine. Your take dito sa magandang update nito. Yeah, hi Colonel Hodson. Good morning. No, so, yes, ma'am. Hi, how are you? Good morning po. Yeah, congratulations. Congratulations first Thank of you, all. Thank yeah. you, So, kakasabi mo lang ngayon, mahalaga sa CPPNPA-NDF ang tao. What do you mean by that? Ginagawa po kasi nila, siyempre, nililin lang po nila yung tao dahil alam po natin na yung nilalangoyan nila pagka hindi po maganda ang pundasyon, ay madali po silang magagapi ng ating mga kasundaluhan. At yun nga po ang nangyari dito po sa dulo, no, sa San Andres at sa San Francisco dahil kasalukuyan po silang nagre-recover doon po sa mga lugar na yan. Kaya sila na-monitor po natin as early as November 21 ang pagpasok po nila dito po sa bayan ng San Narciso. No? Na-monitor na po natin yan at sila po'y pumasok na 7 pa lamang. At from San Narciso at tayo po'y nag-deploy kagad ng ating mga kasundaluhan upang hanapin yung 7 tao na yun. And then sila po'y nagpunta sa San Francisco noong January. Ngayong first week of January lang, tapos nagpunta po ng San Francisco hanggang umabot po sila. Sila si alias Ken or Joseph De Los Santos ay sumunod lamang yan doon sa 7 nauna. At ngayon hanggang sa umabot po sila ng 13 doon sa... Ano, and yung kanilang main body, Ma'am Lorraine, ang SRMA 4B or Platoon Raymark, ay hanggang ngayon ay nasa Bicol, no, sa Camarines Norte. Dahil po sa sunod-sunod na operasyon natin, walang humpay na operasyon, ay sila po ay napilitang umalis dito po sa Bondoc Peninsula. Kaya yun din po ang ating pong oportunidad upang yung kanilang mga matitibay na mga kontak, mga susing masa ay nakuha po natin pabalik po sa ating gobyerno. No? At syempre, bilang kapalit ng kanilang suporta sa gobyerno ay tayo po'y committed at seryosa na ayusin at bigyan sila ng mga pangkaunlarang mga proyekto. At kailangan po talaga na ipakita at iparamdam natin sa kanila na meron tayong gobyerno na nagmamahal at tumutulong sa kanila. Hindi po ang CPPNP-NDF. Okay. Sir Hodson, follow-up question. Pumapel na ba ang karapatan and the usual suspects? Meron na ba nagsalita sa kanila? And if not, why do you think so? Bakit tahimik sila ngayon? Tahimik sila? If tahimik sila? Tahimik dahil nag-oobserba pa po dahil naghahanap sila ng butas sa atin. Actually po, nandiyan lang po sila sa burol ni alias Ken dito po sa Lopez. Gumapang na. So, 15 po yung miyembro ng karapatan. No, nandiyan po.
At patingin-tingin, no, observer, sinasabi nila na fact-finding committee sila o anong mga tawag sa organisasyon na yan. So patingin-tingin sila doon. Pero sabi ko nga po, kahit yung pag-handle po ng wounded, pag-handle po ng mga namatay, ay itinuring po natin silang mga tao na Pilipino. Kaya nga sabi, ang unang pong pabungad ng aking salita ay ako po'y nalulungkot. Sino naman po ba ang matutuwa kung kami po sa Armed Forces of the Philippines ay may mandatong proteksyonan ang mamamayan at ang ating estado? Kasama po sila doon. Tama. So sino po ang matutuwa kung meron pong mamamatay na yun po ang mandato naming proteksyonan? Colonel Lonson, sir? Yun lang po yung gusto ko pong iparating din na isang mensahe. Colonel Lonson, Brother Franco, if I may, Ma'am Lorraine, may pumasok na message dito. Paano daw sila makapag-ingay itong mga usual na mga operatiba ng CPP and PNDF like Bayan, Karapatan, KMP, kasi bumaliktad na pala ang maraming mga leaders at kadre nila, lalo na nung panahon na kasagsagan ang ipinapatupad nila General Parlade sa Solcom ang Counter White Area Operations. Ang kanilang mga kadre ay nasa side na ng government at tumutulong na. At kaya nga wala ng kadreng lakas loob na magyaw-yaw o mag-iskandalo sa ating mga sundalo. Patingin-tingin na lang at wala nang namumuno. Ito'y binunga na rin ng naipundar nila General Parlade at General Babacaro na mga naging Solcom commander. Tama po ba, Colonel Lonson? Ganito ang ugnayan tama nila po dati. Tama po kay Eric. Alam na po natin ang passion ng ating dating Solcom commander na si General Parlade at si General Babacaro. No? At siyempre, kung hindi rin po dahil sa National Task Force ELCA at nagkaroon po tayo ng Executive Order No. 70, wala po tayong mekanismo upang gawin ito. Mahihirapan po tayo kung ang inyo pong kasundaluhan muli ang magtatrabaho lang. So hindi po kami nahihirapan dahil nandyan po si Mayor, andyan po si Governor, andyan po ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno upang kami tulungan sa iba pang mga aspeto ng mga problema at suliranin ng ating mga komunidad. Yun. Sir Honson. Thank you, sir. Ang sakit naman ako, po. Yes, sir. Kamusta naman po ang kalagayan? Kasi meron po tayo nakita sa ating footage na sugatan. Ako. Sino po ba itong nasugatan? Sa side po ba ito ng NPA? At kamusta na po ang kalagayan ng mga pamilya ng nawalan? Yung sugatan po ay atin naman po kagad nabigyan ng lunas, no? So ayan po, kung makikita niyo po sa footage, no? Kahit po ay minsay na ituring po natin na paaway ang NPA, pero dahil po wala na po siyang laban, ay kailangan naman po natin na ituring siya na isang Pilipino. Mm-hmm. Na kailangan pong tulungan dahil siya po ay sugatan. No, gaya, yan po ang ginawa ng ating mga kasanduluhan. At yan po ay malayong lugar, dinala po yan, tinaga po yan ang bitbitin ng ating mga sundalo ng mga almost mga 5 kilometro papunta po sa isang patrol base. Wow. At isinakay po sa ating ambulansya. No? Meron din po kasing KM-451, ang AFP na inisyo po na intended po sana sa ating mga kasundaluhan lamang yan. Pero pinagamit po natin yan sa NPA para ipakita po sa kanila na ang kanilang mga kasundaluhan ay kahit po gamit po natin ay kailangan po natin gamitin kung kinakailangan. At nung nadala po sa pinakamalapit po na ospital sa San Francisco, Quezon, nabigyan po yung kaunang lunas ang sugatang NPA na to na si KRC, no? So ngayon po ay nasa ospital na po siya dito po sa Maynila po na kasalukuyang pong nagpapagamot at nagpapalakas, no? So kung mapapansin niyo po, ibang-iba na po yung mukha niya, no? Naging maginhawa, maano na po yung maliwalas yung kanyang mukha, no? At isa lang po itong patunay na yung sinasabi po nilang propaganda na once na nahuli ka ng army, no, ng Philippine Army, ng kasundaluhan, ay ikaw ay totorturin, papatayin, at pag ikaw ay babae ay re-rapein, ay lahat po yon ay pawang kasinungalingan, dahil lahat po ito nagpapakita na ang inyong pong kasundaluhan ay tunay na nagmamahal sa ating mga kababayan. Colonel Honson, follow up.
bakit ang NPA kasi iniiwanan nila ang sarili nilang kasamahan, 'di ba? Kahit na namamatay na diyan or patay na or pwede pa talagang masagip pa, iniiwanan nila, 'di ba? Bakit ginagawa ito ng army? Kasi to my mind, parang common sense, kaaway naman yan eh, payaan mo nga siya dyan. Mm. So why is it na ganun ang treatment ng Philippine Army sa ating mga kapatid na naloko, nalinlang ng CPP, NPA, NDF? Na just a few moments ago, eh, kabarila ninyo. Mm. Ngayon na nandyan na, tinutulungan ninyo. Bakit ganun, sir? Again, Ma'am Lorraine, ibabalik ko lang po doon po sa aming mandato. Ang mandato po namin ay proteksyonan ang ating mamamayan at ang ating Estado. At bilang isang Pilipino, kami po ay may mandatong proteksyonan sila. So kahit po siya ay sugatan at minsan nalinlang ng CPP-NPA-NDF, ay kinukonsider pa rin po namin silang biktima lamang ng teroristang organisasyon na ito. Kaya kailangan po namin silang akayin, no? Bigyan po ng panibagong buhay, kasi baka naman po hindi nakakarating yung ating pong advocacy at yung encouragement po natin under the ECLIP, no, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa kanila, dahil nga po doon sa mga nakabakod sa kanila na mga kadre na nagsasabi at nagbibigay lang ng propaganda na pagka kayo'y nakuha ng sundalo ay kayo'y totorturin at papatayin. So sa tingin ko po, yun ang isang dahilan kung bakit sila po'y natatakot na pagka nakakita sila ng sundalo o nakarinig sila na ang sundalo'y nagsasalita upang sila'y sumuko, ay gano'n na lamang po ang kanilang reaksyon. Pero siyempre po, sa kabilang banda, dahil po ito'y sugatan at sabi ko nga po, nawala na po yung sinasabi na paningin po namin na siya'y kaaway. Dahil nung time na siya po'y nasugatan, ay bumalik po sa aming pong kaisipan na mandato pa rin po namin ang aming pong susundin. At yun po ay proteksyonan ang ating mamamayan. At kasama po siya doon, Ma'am Lorraine. Kaya nga, kapansin-pansin ka, Eric, nakikita ko sa translation ng video, itong tinamaan si KRC, yung nasugatang NPA. Kung imagine mo, after nila makipagbakbakan, Ma'am Lorraine, di ba? Kaaway talaga ang turing. Pero, after masolusyonan, matulungan ng ating kasundaluhan, yung NPA na si KRC, ayon sa kanyang inilabas sa translation, ay nagpapasalamat siya sa kasundaluhan na hindi niya in-expect na tutulungan daw siya. Papatayin daw ang expectation niya. Ay na sinasabi niya. Kaya malino na nalin lang siya, Ma'am Lorraine. Yeah. Yes. Kaya kawawa naman ang ating mga NPA na talaga namang biktima talaga sila. Marami sa kanila ay biktima ng kasinungalingan. At isa sa gusto kong bigyan din, Ma'am, Tia Erika, at ating mga kabayan, itong mga rallyistang ito. Ito yung malinaw na footage. Ito yung totoo nangyari sa ating buhay. Na sigaw sila ng sigaw patungkol sa berdugo. Ang militar. Fascista, chu-chu-chu. Sabi nga ng Mondorin. Diba? Ayun ang sinasabi nila palagi. Pero ito yung katotohanan, mga kababayan. Nakikita natin sa ating video na ang ating kasundaluhan ay tumutulong sa ating mga sugatan na NPA. Diba? Ganyan ang paglilingkod. Kaya sa mga, kasi na sa tuwing may kita, especially sa UP, yung napakaraming nagraraling kabataan na walang alam, nakakaawa. Diba? Awawa, matatalino academically, pero sa totoong nangyayari sa kamalayan sa buhay, wala. Sapagkat, Brother Franco, Ma'am Lorraine, ang dinabanggit ni Colonel Honson, the level of professionalization, sa level ng AFP mataas po yung pagpapahalaga sa international humanitarian law, doctrine of human rights, and ang tawag dito sa kategorya ni KRC na ito, Ma'am Lorraine, sa kondukta ng digma is hors de combat. Rendered incapacitated during firefight and actual battle. Yeah. So under the international humanitarian law, tama po yung binabanggit ni Colonel Honson, kahit sila ay protagonist in the armed in conflict, the mandate on the armed forces of the Philippines will always be primary to observe the fundamental protocols of conduct of war, international humanitarian law, lalo na sa mga hors de combat or rendered incapacitated during battle and firefight. Kaya tama yung tanong ni Ma'am Lorraine, why are they extending medical assistance, transport to hospital, and humane treatment? At kung may kaso siya, may warrant of arrest siya, or may mga armas na na-recover sa kanya, haharapin niya yon
But yung pagtrato sa kanya to save his life, kung hindi na siya capacitated to fight, tama po ang kondukta, very professional, ng battalion commander ng NTPIB na si Colonel Hunson sa kanya mga tropa. At tama yung binanggit mo rin, Brother Franco, ito'y example na hindi totoo ang propaganda attack na mamamatay tao, berdogo, pasista, ang ating armed forces of the Philippines. At nakikita naman ng taong bayan ang katotohanan ng ito. And I know we need to wrap up, yes, already, but pero ang NPA, hindi nila, they don't observe that, Eric, no? Yes. Talagang mga, wala, very niya. Inhumane talaga. No? Talagang terorista talaga itong mga ito. Yes, and I cannot help but when you look at the footage, no, like Franco was saying, sino ba itong mga kababayan natin? Kita niyo naman mga hirap sa buhay ito. Yan yung biniktima ng CPP, NPA, NDF. Magsasaka talaga, no? Mga itsura. Yes. And 50-something years, all their lives, yan yung imbes na naghanap sila ng paraan para maahon sa kahirapan, mas lalo pa sila nalugmok. Yan ang gusto ng CPP, NPA, NDF. And Eric Birimo, all and Eric and Franco and Sir, no, all his life, binigay niya, no, dito sa teroristang grupong ito, no? So imagine kung hindi naging makatao sila, Colonel Lunson. Yeah, yes. 5 hours away ang pinakamalapit na health station, na pwede siyang gamutin. Patay na siya kung iniwan siya doon. Tsaka binitbit mo ng 5 kilometers. 5 kilometers. Yes. My goodness, no? Which is why naman the AFP, no, the Philippine Army is the most trusted, no? Correct. Talagang mahal ng taong bayan ang ating mga kasundaluhan. At talagang hindi na talaga, tapos na talaga yung araw na may naniniwala pa sa mga yan. Correct. Yun lang sinasabi ni Franco, may mga bata pa, no, mga taga UP daw, no, na dito pumapasok. Yan, naniniwala pa rin itong mga ito dito sa pasista na kailan pa yon, 1980s ko pa naririnig yun, ano, hindi na nagbago. 50 years ago. Yeah. Colonel Hunson, sir, lumalabas din dito sa isang text message as your final message. Natutuwa ang taong bayan na mga dating pinugara ni Caro Jerusal. Makalelo, ang training ground nila yan. Lopez Quezon, pinasok nila yan 2 beses. Namatay dyan ang chief of police, ma'am, na dinukot nila sa labanan, Brother Franco, during rescue patay. Ang chief of police ng Lopez Quezon, naalala ko pa ito. At ang nag-operate nito dati, sir, nang humabol sa kanila, the famous Lawrence San Juan ng Magdalo Group dati, ng Shay Teniente. Diyan nangyayari yan sa Lopez Quezon. Even yung Gumaca, sir, lumalabas ang pangalan ng Vincent Avencer Crisostomo, na dating presidente ng Anak Bayan at ng LFS, nawala ito, isa ito sa mga recruiter ng anak nila Ma'am Luisa Espina, ay nakadeploy na kadre sa area mo, sa Quezon Province. Avencer Crisostomo, madali siya makilala, ma'am, mga 6-footer ito, matangkad. Bata pa ito nang madeploy, pero dyan na ngayon, nagkumikilos bilang NPA mula sa Anak Bayan. According to our informant, Vincer Crisostomo, dating tagapangulo ng Anak Bayan at ngayon ay NPA political officer sa area na ito. Your final message, Colonel Hunson, at mensahe mo rin sa kabataan galing sa mga universidad na pilit niloloko papunta dyan sa walang saysay at teroristang pagkilos ng CPP, NPA, NDF bilang battalion commander in the area. Go ahead po, Colonel Hunson. Sir, pwede ba dun sa message mo, isingit mo kung nasa na tayo sa laban na ito? Are you hopeful for what's going on and all that? Okay, thank you, sir. Thank you po, Ma'am Lorraine at ka Eric. Ang aking pong mensahe lamang ay marami po tayong pangarap para po dito sa Bundok Peninsula. Kaya nga po nang nabanggit ko po sa inyo, insurgency free na po ang 5 bayan dito po sa 3rd and 4th District of Quezon. Yun po ay ang Gumaca, Makalelon, ang Unisan, at ang San Narciso, no? At padating pa po ang bayan po ng Alabat ay padating na po na magiging insurgency free. So ibig ko pong sabihin na ito pong ginagawa natin ay kailangan po talaga na tayo'y magtutulungan, dahil pagka insurgency free na po ang kanilang mga munisipalidad, ay nagkakaroon din po tayo ng magandang ugnayan. Mas napapaigting po natin ang ugnayan po natin sa mga local government units. At siyempre po, nagkakaroon po ng mas magandang yung accountability ng mga local chief executives, no? Especially yung barangay captain, kagawad, at yung kanyang local defense force po ay unti-unti po natin na pinapalakas, no? Ito po ay tuloy-tuloy at pangarap po natin, o ang target po natin, na maisakatuparan po ang insurgency free po sa 3rd and 4th District ay hanggang end of February po ay tatapusin po namin yan.
Para po lahat po ay insurgency free na at yung ating pong mga investors, mga willing po na mag-invest dito po sa Bundok Peninsula ay ang kanila pong maaalala po pagka tinawag po na Bundok Peninsula ay marami pong magagandang beach resort, magagandang mga tanawin, no? Hindi po pagka tinawag mo na Bundok Peninsula, NPA naman po kagad ang maririnig po sa mga hindi po taga dito o mga pagka magtatanong tayo sa mga kababayan natin na nasa Maynila, no? So iniiba na po natin pati po perception ng ating mga kababayan ay yung stigma na matagal na nasa mga taga Bundok Peninsula ay tinatanggal na po natin yan. At siyempre, ang kapalit po noon ay yung ating pong commitment at yung ating pong sinseridad na tulungan ang lahat po ng mga taga Bundok Peninsula. Sabi ko nga po sa kanila, hindi po ako taga Bundok Peninsula, taga Port District, pero ako po ay willing at committed upang tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagdala, pag-facilitate bilang isang behikulo, no? Kami po ang catalyzer at saka kami po ang tulay upang madala lahat po ng mga programa at proyekto at serbisyo ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno papunta doon po sa mga komunidad na mga nasa laylayan ng ating bayan, no? Kaya nga po hindi natatapos ito at nagpilit po palagi po sila nakaka-recover dahil ito nga po ang palagi po nating hindi na itutuloy, no? Yung sinasabi po natin na sustainability mechanism natin, no? So kailangan po talaga, kaya dapat po simulan po natin sa local government unit, no? Sa barangay task force LCAC, sa local defense force nila para po mas maganda po ang ugnayan at hindi na po talaga muli malalapitan sila at mapupuntahan sila ng teroristang NPA. Kasi po, pagka maganda po ang ugnayan, empowered po ang local government unit, ang local defense force, ay mas magiging maganda po at maa-attain na po natin yung palagi po nating sinasabi na conflict, resilient, and developed community. Ilang po at Ma'am Lorraine and Ka Eric. Pwede bang pasingit lang, no, yung sinabi niyo, sir, no, na Bundok Peninsula, maganda mga beaches. In fact, it is so beautiful there. Meron akong favorite spot dyan sa Quezon, yung sa may bandang Dampalitan. This country is so beautiful. We really do not deserve itong mga teroristang ito. At saka gusto ko yung sinabi mo na binabago na natin ang mukha ng Quezon. No? Agree. So much beauty. If Davao is to Region 11, na pinugaran ng CPP, NPA, NDF, Quezon is to Southern Tagalog. Oh. Pag sinabi mong Quezon, dyan ang gagaling ang mga... Si Tirso Alcantara, matagal na mayagpag dyan na ngayon commander sa Samar. Maraming sinira yan ang mga buhay at ari-arian. At ngayon ay nagpapasalamat tayo. Lieutenant Colonel Lonson, sir, ang inyong naging efforts ay inspirasyon po ito sa ating mga army commanders on the ground, sa ating local officials, na ang whole of nation, whole of government approach, grounded and founded on good governance and actual good governance services ay siya po ang solusyon upang tuluyan ng wakasan ang salot na dulot ng CPP, NPA, NDF. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan palagi. Saludo po kami sa laban kasama ang bayan at sa SMNI sa inyong katapangan, kagitingan at kababaang loob sa pakikipagdigma laban sa salot na ito in the interest of peace and development. Thank you, sir. Maraming salamat po, Kay Eric, Ma'am Lorraine, and Brother Franco. At sa ating mga taga-panood ngayong umagang ito. Thank you, sir. And God bless. God bless po sa lahat. God bless. Thank you, sir. At yan po si Lieutenant Colonel Joel R. Honson, Infantry GSC Philippine Army Commanding Officer of 85th Infantry Sandiwa Battalion. Diyan mga kabayan, standby lang po muna tayo. Mm-hmm. Magkakaroon po tayo ng maikling break. Oo. At magbabalik po. Makakasama natin yung isang magiting na general, kaibigan ng laban kasama ang bayan at ng sambayanan. Sino ito ka, Eric? Si General Escobal, maya-maya lang. Yeah. Standby po muna tayo. Magbabalik po ang laban kasama ang bayan. Alam natin lang ang ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, sa kamay ng mga salot ng lipunan. Para tuloy-tuloy ang ating laban kasama ang bayan, subscribe na sa aming Facebook at YouTube channel, Laban Kasama ang Bayan. O di kaya'y subaybayan kami sa twitter.com/SMNINews.